Matagal ko nang pinaiimbestiga ng mga agents na bigla na lang nawala ng nila. Oras na malaman kung may tumutulong kay Palos o may gumagawa ng kalokohan, yung mismo huhuli sa akin. Wala akong sasanto. I agree with you, Jerka. Kailangan malaman natin kung sino yung mga nagtatraitor sa atin. Ayon po sa report, may nakakita raw po kay Palos. Alam mo ba ito, Alisato? Ngayon ko lang nalaman ito, Papa. Dalat! Gadget. Ano yan? Para saan ito? Gawa namin yan para sa'yo. Okay, parang nga saan to? Anong gamit nito? Teka muna, ha? Professor. Ayan ang mapa ng Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung red light... Alam ko na! Tracking device! Tama. Yes. Yung red light na yan, ayan yung nagsasabi kung nasaan ka. Lalaman namin yung destinasyon mo. Yung mga pupuntahan mo at pinanggalingan mo, alam namin. Ayun. Okay. At hindi lang yan. Meron pa kami isang device para sa'yo. Meron pa? Makita mo yung pindutan na yan? Oo, oh, itong dalawa. Alin dito pipindutin? Sabay mong pindutin. Automatic. Automatic. Eh, para saan naman to? Pang-activate ng ating tracking device. Silvi, gusto kong bantayan mo si Jen Carlo. Report mo sa akin lahat ng ginagawa niya. Kinakabahan ako sa mga kinikilos. Bakit? May ginawa po ba si Jen Carlo na labag sa batas? Wala. Pero yun ang gusto kong bantayan mo. Halos ako na nagpalaki kay Giancarlo. Nararamdaman ko may mangyayaring hindi tama. Iba ang takbo ng utak niya. Bakit po ako? Hindi po kami magkasundo noon eh. Dahil sa lahat ng agent dito sa Neptune, sa loyalty mo ako nagtitiwala. Kaya ako pinagkakatiwala sa'yo ang buhay namin na papa. Sige po. Ako na pong bahala. Makakaasa kayo. Umaga po. May nakita ba kayong gumagala ng ilo na yung naku, wala. Matagal nang walang gumagalang taong grasa dito eh. Wala akong nakikita ang ganyan. Sigurado ka? Alam mo kasi pag tinanggal ang palabas dito sa sketch, eh, iba ng itsura na ito. Wala akong nakikita ang ganyan. Ano yan? Ay! Naku, maraming pusa dyan sa kapitbahay. Mga naglalampungan pusa lang siguro. Yung pasin yun. Wala yung nahanap niyo eh. Wala akong kilalang ganyan eh. Maraming salamat. Sige. Salamat. Magaling ka dun sa limang yun, no? Kayang-kaya mo yun. Hindi sila ang pakay ko. Ang pakay ko, yung mga pinuno nila. Alessandro at si Vittorio. Kailan malaman ko kung saan nila nilipat ang Neptune. Bakit mo pa sila inahanap? Di ba sila yung mga nagtatangkang kumatay sa'yo? Hindi ko pa alam. Parang pamilya ko na sila. Kailangan makasiguro ako bago ako gumawa na ako ba. Sila lang ang susi ko para makalabas ako sa gulong kinakakasangkot ng ngayon. Eh... Alam ko, may nalalaman sila dahil alam nila lang bawat galaw sa loob ng Neptune. Pare, kumain ka muna.
break muna sa pag-iisip. Ano ba iniisip mo, bro? Matagal ko na naiisip. Bakit hindi pa ginagamit niya pala yung microchip? Yung kinakwento mo sa akin na asan na yun? Yung microchip ba yun? Hindi ko na alam kung nasaan yun. Wala pa namang intelligence report sa Neptune. Ano siya ang ibig sabihin na? Wala sa kanya yung microchip. Hindi ko alam kung saan tinago ng mga Keith. Bago nila masabi sa akin, napatay sila. At yun ang binibintang sa akin. Kaya ka siguro hindi nila mapatay-patay, no? Napaka-importante siguro talaga nung microchip na yun. Sobrang importante. Kung ganoon, nasaan? Bakit? Di ka nag-asawa? Wala ka bang balak pagkalat yung lahi mo? Sayang naman yung kapugian mo. Mahirap ang trabaho ang pinasok. Kailangan palaging unang tungkulin bago kung ano pa man. Kung nag-asawa ako, di nailagay ko lang sila sa panganib. Importante, tungkulin muna sa bayan. Di ka lang pala gwapo eh, no? Lalim ka rin. Giancarlo, pasensya na sa huli natin pagtatalo, ha? Naisip ko lang kasi na sa tingin ko, mas mapapaigi ang pagtatrabaho natin sa misyon na to kung magkasundo tayo. Pwede naman tayo maging magkaibigan, di ba? Para sa Neptune, ano, peace na tayo. Hello, this is Agent Carranzo. We're being followed. I repeat, we're being followed. We have to evacuate the area. Enzo, kailangan natin umalis. Basta sila. Asok din natin. Mag-iingat kayo. Tingnan niyo lahat ng paligid. Dahil kung sino man nagdagay ng tracking device na yan, sigurado sinusundan na tayo. Kanina ko pa napansin sumusunod yan eh. Bababa na ako. Bakit? Alam na nila sinusundan ko sila. Hindi naman siguro nila alam kung sinusundan natin sila. Galing na tayo dito. Umiikot lang tayo. Hey, Jeff, sa tayo. Hindi ko na yung tricycle. Matagal na tayo nasundan yung tricycle na yan. Hindi tayo pwede magpakasiguro. Iwaiwalay tayo. Si Fabio. Iniwan ko doon. Iniwan mo? Ba't mo iniwan?
Eh, nahuli yung tracking device na ginawa niya. Titinik pa lang ng mga agents na yun. Sobra naman ang gagaling nun. Yung tracking device natin na itrack nila. Ang tawag niyan to sa device na ultimate tracking device. Natatrack niyan yung mga nagtatrack, kaya natatracking nila lahat ng nagtatrack. Kaya natatracking ng mga yan. E paano naman hindi papalpak yung tracking device natin? Lahat ng materialis natin, luma. Eh, hanggang doon lang naman ang kaya natin eh. Ay, anak ng track talaga. Ano kaya nangyari doon kay Fabio? Silvia, sinusundan nila si Fabio. Alam mong hindi magpapahuli ng ganong kadali si Fabio. Alam ko. Pero siya na lumalapit sa atin. Bakit gugustuhin ni Fabio na lumapit sa Neptune? Magaling siya. Kung gusto niya, kaya niyang patayin ng limang agents. Yung pag-hack niya sa atin, bakit na ginawa yun? Bakit gusto niya na matuntun natin siya? Sinadya niyang lahat ng yun. Sino ang hinahanap niya, Alessandro?
sinasabi ko na lang bakit. Parang hinala ko. Sabihin mo kay Alessandro, umarap siya sa akin, kailangan ko siya makausap. At tigilan niya na ang pagpapadala ng mga Alipores. Bata, sigurado ka ba? Kilala mo ang pinagtatrabaho mo. Babes, ano ba ng mga nanay niyong nandito kayo ngayon? Nakawala si Palos. Munti ka na mapahamak sa Giancarlo. Buti na lang dumating kami. Bumalik na kayo dito! Alessandro! Palpak ka na naman! Imbis na nagwawala ka, bakit hindi ikaw humuli kay Fabio? Akala ko ba'y magaling ka? Nagbabari lang dito. Sir, wala na ako kami nakita eh. Paano ko ginampaligid? Hindi pa nakakalay yung mga yon. Sir. Sala. Bila. May mensahe si Palos para sa'yo. Gusto ni Palos na magkaharap kayo. Gusto kanyang kausapin. Sigurado ba kayo hindi kayo nasundan? Sigurado po. Madidetect na sa sasakyan namin kung may nakasunod. Asa si Giancarlo? Wala eh. Bigla nga dumating mga polis kaya umalis na kami. Kanina pa namin siya niraradyo, pero walang sumasagot. Ba't sinabi ko sa'yo yung bantayan mo si Giancarlo? Nagkagulo na kasi. Kahit na. Malinaw ang orders ko. Bakit mo hinayang gumalaw si Giancarlo na nag-iisa? Delikado na. Dumating ng mga pulis. Tsaka kilala niyo naman po si Giancarlo. Hindi po yun basta-basta nagpapadikta. Ang sinasabi mo ba sa akin na hindi mo kaya? Ha? Hayaan niyo po. Mas babantayan ko na po siya ng SBA kayo.
Akala ko makakatakas ka ng ganun-ganun lang. Maaaring madulas ka. Pero may pagtatapos yung pagtatago. Sigurado ka bang marunong ka gumamit yan? Baka nakakalimutan mo tag-inaction din ako. Nahuli din kitang hayop ka. Pabayad ka sa mga utang mo. Tagal ko nang hinihintay ito. Hindi ba naituro sa inyo sa Neptune kung paano kumilatis ng kriminal? Hindi mo kailangan turo ng Neptune para malaman na kriminal ka. Sinet up lang ako. Wala akong kasalanan. Pinatay mo ba, amigo! Wala akong pinapatay na babae. Masamang tao lang ang pinapatay ko. Kalimutan mo na yung ginawa mo sa Macau. Macau? Nagkamisyon ako sa Macau. Pero wala akong pinatay na inosenteng tao. Nakita ng dalawang mga mata ko kung ano ginawa mo sa nanay ko na walang kalaban-laban. Ulilatin ako! Kaya hindi ko kayang gawin yung sinasabi mo! Kung pwede na kitang patayin nung araw na yung pinatay na kita! Lumaki ako na walang ama! Pero okay lang! Dahil alam kong mahal na mahal niya ako! Buhay niya ako! Buhay ko siya! Pero dahil sa'yo, parang mo na rin akong pinatay. Bata pa lang ako, pinatay mo na ako. Maraming gabing binabangungot ako. Pero tiniis ko lahat ng sakit. Dahil sa iisang rason. Iisang rason na nagbibigay sa akin ng buhay. May parang patayin ka. Anak ng... Saan ba nagtatago yung ugok na yan? Halugugin niyo yun. At pag may natunugan kayo, tawagan niyo ako agad! Sige, kausap mo sa telepono. Wala pa, may fina-follow up lang ang kaso. May ginagawa ka bang katarantaduhan? Wala pa, ma. Siguraduhin mo lang, Alessandro. Dahil oras na malaman ko may ginagawa kang kabalastugan, ako mismo magpapakulong sa'yo. Wala akong pinatay na inosenteng tao sa Macau. Kung may napatay man ako, masasamang tao yun. Hindi mo ba naisip na iilan oras na lang natitira mo sa mundo na to? Ngayon, sasayarin mo ba yung oras na yun sa kakatanggi mo na mga kasalanan mo, ha? Diretso ka sa impyerno. Wala nang iimpiyerno pa sa pinatikim sa akin ng Neptune. Hindi ako masamang tao. Magkita na lang tayong dalawa sa impyerno.